Hi guys! Welcome to my vlog. Ayun. So today, ang gagawin ko ay makeup vlog with my co-author. Yan. And then after that, ang gagawin namin ay question and answer yung tips for aspiring writers. So ipapakilala ko sa inyo yung aking guest na co-author. Say hello to Ms. Butterfly. Hello po. Hi! So nandito kami ngayon sa bahay niya. Mm-hmm. At nakikita nyo yung bookshelf niya. His and her. Ayan. So, ayun guys. May make-upan ako ni Gab. Actually, yan na yun. Ayan. Na-make-upan niya na ako. And then, ang gagawin ko ay mag-question and answer sa kanya. And then, syempre, habang sumasagot siya, magbibigay din ako ng sarili kong answer kung kakayanin ko. Yun yung mga common questions ng mga readers sa akin na i-ask ko sa kanya kasi gusto kong magkaroon kayo ng idea from other authors kung ano yung magiging sagot ng iba, yung hindi lang yung akin, hindi lang yung sariling sagot ko. Yung feeling ko kasi may mga sagot ako na hindi nasasagot yung tanong nyo kasi parang walang kwenta yung sagot ko. Ayun. Sana mag-enjoy kayo. And so today guys, sasabihin ni Gab, ni Ms. Butterfly, kung ano yung gagawin niyang makeup tutorial sa akin, makeup vlog. Basta kung anong tawag. Basta may make-upan niya ako. Ayan. Yung una natin, yung contour muna ni Miss Maxine. Contour? Yes. Para saan ba yung contour? Para daw mas define yung cheekbones. Wow. Ganun. Meron naman kang cheekbones, ha? For more definition. Wow. Saan nilalagay eyeliner? Dito lang po sa dulo kasi. Ay, nagaganyan ako. Yun nga, yun nga nagamit ko. Ayun. Mm. Yeah. Kasi maputi ka po yun. Kaya kailangan super blending. Kaya may morena, hindi alata. feeling ko morena ako. Hindi. Maputi mo po. Sa Rix lang yan. Skincare is life.
eye rings po ginagawa. Mm. Medyo mas light yung base. Tapos sa crease, medyo parang orange. Saan yung crease? Ito po. Yan. Saan ulit? Sa crease. Yung dito sa gilid lang. Yung okay. Mas dark siya. Please. Mm. May pag-a-nern! Professional! Professional vlogger na tayo. Yan. Tawag ka ba dyan sa mga makeup na yan? Ano? Yung ngayon po kasi parang natural lang eh. Yung pag may event kasi talagang i-ano yung may mga itim-itim dito no. Sinubukan ko din yun eh. Ang hirap mabigat po. Saka kailangan normally dun may ano ka false eyelashes. Oo. Kaya nga sabi sa akin, ano yan? Ba't parang may kulang? Yung pala yung false eyelashes po. Yung kulang. Naka ano ka na po ng mascara? Mm-mm. So okay lang. Sige. Madami kasi ako mag-mascara eh. No? Actually, marami akong klase ng mascara. Ayun. Kasi bakit? Dahil... Naka-waterproof mascara ko. Mm-mm. Ay, waterproof. Ang dami. Apa to. Grabe. Ito yung favorite ko. Ito siya. Mm. Ang kapal. Ay, ang dami. Paano ba yung ginagawa mo? Yan! Oh! Napagalo. Ito kasi mahirap ko eh. Kailangan titingin ko sa taas, titingin ko sa baba. Ako. Kasi yung parang yung sa taas. Tsaka yung labas, ginaganon din pala yun. Nakakaya mo yung mag-isa lahat? Kasi ano pa lang ako, siguro 4 years old. Nagme-makeup ka na? Interested na ako. Pag nakikita ko yung makeup ng nanay ko, ginagano. Dapat nagme-makeup vlog ka. Ano lang ako, kaya ko lang yung mabilisan lang. Yung katulad ng ginagawa ko sa IG. Pero pag
Oo, i-vlog mo yun. Ganun lang, yung pang IG lang. Kasi actually guys, nakita ko siya na nagganun siya sa IG. Tapos nag-message ako sa kanya na, "Uy, mag-vlog tayo." Make-up. Ay, go lang. Oo, kasi alam mo yun, di ako marunong mag-makeup. Tapos ngayon, gusto kong makita kung ano yung makeup na sa tingin niya na babagay sa akin. Madali naman po. Kasi maputi ka. Mabilis ka po makeup. Ba't pwedeng kung ako maputi? Maputi ka po. Ganun lang. Blush on. Marami akong gamit eh. Okay actually, lang po sa'yo gamitin ka. Oo, wala problem. Actually ako, patong-patong yung ginagawa ko eh. Paano po? Ano? Una, ano? Hindi ka kasi Maxi. Una ko ito, tapos yan, tapos ito. Yun yung ginagawa ko noon. Uy, okay lang. Kahit yan, kasi nakapagganan ako. Sige pa. So, bali, dalawang blush on po yung ginagamit mo po? Tatlo. Iba? Mm-mm. Depende po minsan. Maganda kasi dito lang sa Apple ng cheeks yung blush on. Pero, saan ba? Kasi minsan umaabot ako doon. Dito lang po. Yung pag nag-smile ka, yung pinaka-Jollibee cheeks. Ito lang. Minsan kasi hindi ko makita yung blush on sa mukha ko. Opo, kasi parang ang light niya. Yun po. Pero kapag yung gusto mo po yung parang Korean, dito, madali. Parang drunk makeup. Ay, ganun? Abot dito? Abot. Pagal, eh, but sana kung ilong ko ganyan sa'yo. Hindi. Maganda po siya. Alam kasi kanina sa biyahe, mag-aano na kami, mag-vlog na kami. Kasi nga may Q&A kami. Kaso hindi kami natuloy. Kasi nagkwentuhan kami, may pinag-chismisan kami. Joke lang. Secrets. Natatanggal na yung makeup mo, spray mo lang ulit siya. Tapos fresh siya ulit yung makeup. Oh, talaga? Tapos ano siya sa kasi... Sa inyo ako marunong. May pag-glow yung dating. Paano ba yun? Yan. Ah, ganyan. Yan. Kita na ba? Yan, kita na po. Actually, pag ganito siya. Yan! Yeah. Oo, oh, narinig niya yung sinabi niya. Nang L'Oreal. Sige, bibla ko yan. Mamaya agad. Charot. Ano, maganda din po yung black nito. Ano naman ginagawa? Ano din po siya. L'Oreal din siya na setting spray. Mm-hmm. Parehas lang. Kasi itong pink, December lang nila nilabas through January. Mm-hmm. Kaya hewan ko lang po kung meron pa siya. Sabi ko sana bumila ko marami. Ah, kasi parang ano lang. Limited parang, lang. Okay. Pikita po ha. Papatayuin na po siya. Tapos pag natayo siya, parang kang may highlighter po. Mm-hmm. So, parang ano lang ako, parang nagbasa lang ako ng mukha, gano'n. Okay. So, ganun talaga karami spray. Opo. Tuwing kailan ko dapat i-spray yan? After mo po mag-makeup, ito yung huli po. Tapos hindi na gagalaw yung makeup mo. Mm-hmm. Kahit na, hindi din siya nagta-transfer sa damit. Di ba minsan pag puti po, transfer. Pag nag-setting spray. Lalo na yung ano, yung BB cream. Opo. Ito, tong ano ko na to, tong face powder ko na yan. Yan, nagta-transfer yan. Tayo na po siya. Okay. Glowy. Yan. Yeah. Ano? Sige, bibila ko na.
Gamitan ko siya nito kasi ang dami nagtatanong sa akin bakit daw gumagamit sila ng Tony Moly. Ah, pareho yung gamit ko kasi dalawang shade siya. Merong 1 and 2. But daw sa kanila, hindi katulad nung sa akin. So, yun. Ito yung secret. Oo, ito yung secret. Ito yung hindi ko na-mention, yung Ever Belena na ginagamit ko muna bago ko gamitan ng Tony Moly. Yan. Tapos yung ginagamit ko sa kilay ko, meron akong actually tatlong klase siya. May gel, may oo. Kilay is life. Oo. Tapos di naman lagi pantay. Tapos ito, ginagamitan ko muna nito. Yun yung shade na madalas kong gamit. Ginagamitan ko muna, oh, yung darkest. Yan, ginagamitan ko muna nito para ma, ano ba tawag sa ganun? Yung ma-outline ko. Oo, ma-outline ko muna bago ko siya patungan ng gel. And so, okay, ayun naman, guys. Okay. Yeah, oo. Maganda. Gusto ko yung makeup ko kasi ano lang siya, fresh looking lang siya. Hindi masyadong bright. Hard. Oo. Boom! Hindi masyadong ano, hindi masyadong hard. Mukha pa rin akong 23 years old. Charot! Yes! 33 na ako next year. Ay, next, ano next month? Next month, March. 33? Mm. 1987, Year of the Rabbit. Yeah. So, ayun guys, yun nga, yung nag-prepare ako ng questions for Miss Butterfly, prepare ko to kagabi. Ito yung frequently asked questions na question sa akin ng mga aspiring writers, na alam mo yun, ng mga GGs, ganyan. Yung mga common questions lang na nare-receive ko na may kinalaman sa pagiging Wattpad writer, may kinalaman sa pagsusulat yan. So, anything na may kinalaman sa pagsusulat. So, kung isa kang reader na gusto mo ring maging writer, yun. Sana makakuha ka ng inspiration sa amin. Sa amin talaga, dinamay ko yung sarili ko. Kahit siya lang yung sa akin. Sana makakuha ka ng inspirations yun. Kasi feeling ko, Miss Butterfly, ayun. First question. Hindi pala to. Wala pala tong kanalaman sa pagsusulat. Yung first question. Are you single or in a relationship? Single. Really? Single. Tagal na. How many years? For how many years? Magti-3 ata. Okay, pero nagkaroon ka na. Alam mo, personal yun. Dapat pala hindi ko tinanong yun. Kasi kung ako, hindi ako sumasagot ng ganun. Hindi ba, okay lang. Pero open ka sa ganun. Oo. Kaya alam din nila magulo. Okay. Hindi kasi ako, parang hindi mo ako matatanong ng mga personal. Oo. So, bakit ka nandyan? Hindi, kasi iba dito kinapipaste ko lang. Ayun. Ito, sa tingin mo, bakit single ang isang tao? Marami yan eh. Mm-hmm. Una, wala pang dumadating. Pangalawa, busy ka pa. Pangatlo, hindi mo pa siya priority talaga. Kasi, saan kaya ako busy? Kasi diba po minsan parang ready ka naman na, pero minsan wala pang dumadating. Minsan naman, may dumating, kaya lang, hindi ka pa personally na pinaprioritize na yung ganun. Akala ko hindi akong pinaprioritize. Okay. So, question number 3. May crush ka ba or naging crush na Wattpad author? Meron. Sino yan? Meron. Siyempre. Sino ba mga nakilala kong... Ilang beses na tinanong sa akin ako. Masasabi ko yung may A sa author name. Di ba po? May A. Lahat si may A. Marcelo, si Marco. Feeling ko nabanggit ko. Hindi kasi crush ng bayan naman talaga. Si Marco. Crush si namin Marco. Yun ng admin ko. Si Marco Jose. So si MJ, crush niya. So okay lang sa'yo yun. Edit ko. Okay lang. Nagpa-video greeting pa ka sa kanya na MIBF. Pero nag-meet na kayo? Hindi. Ayoko na. Hindi, na-meet ko siya sa Wattpad event.
dun ko siya naging crush. Sabi ko, sino ba ito? Wattpad event? Yung po. Ah, yung sa ano, dinner. Last year. Mm, 2 years ago. Yun. Sabi ko, sino ba ito? Tsaka mabait niya pa. Mabait, yun lang. Marami kang kaago kay MJ. Kailan taong ka na? 23. Kailan taong na ba sa MJ? 22. Wow! So, hindi kasi yung admin ko po, under close niya. Okay. Mabait siya. Ilang beses ka na ba nakasama sa MJ? Nandito yung books. O yung ganda ng bookshelf ni ano ni Miss Butterfly. As in, ang dami niya. H-I-H. Oh. Diba? PHR. Kaya season 1 lang po ba to? May season 2 din. Kasi alam ko, meron akong kulang. 3. Oo. Kaso wala na yata. Yun ang dami mo ni. Hindi rin gusto ako kompleto. Gusto ko yung original, yun dati. Yung premium. Meron ako mga black. Ah. O kaso hindi ako kompleto, bibigyan ko ba? Ha? Hindi ako kompleto. Ito po, sir. Parang 19 books yata siya or 16 books. Parang hanggang 8 lang yung ang meron season. Ako. So, nananawagan po ako sa publisher. Kulang po ako ng premium. Kulang po ako ng season to her season 3 premium books ng 9 to 16. Yun. Kasi meron lang ako is 1 to 8. Yan. So, nandun tayo sa question number 4. May author ka ba na inayawan? Meron. Pero hindi ko yun ang ito kaya sabi. Pero meron. Madami. Pero hanggang ngayon ayaw mo siya. Yes. Ako din naman, meron din naman akong author na inayawan. Feeling ko kilala mo 'yun. Kasi nabanggit ko na. Pero hindi naman 'yun, hindi naman ako yung, ano, hindi ako yung tipong ibabash yung author na 'yon. Personally para, lang hindi kayo click. Parang hindi ko na lang binabasa yung stories niya, ganun. Hindi na lang din ako nagbabasa ng post niya, gano'n. Oh, okay lang. Anong problema? Ganyan-ganyan naman. Ayan. So, ayan. Ano ba itong question number 5? What can you say about Maxine Gigi? May smiley pa. Pinakamabait na ako. Sana all. O kasi po, ano, naalala ko pa yung una kita nakilala sa Kalamba po. Yung Kalamba. Book signing. First book signing. Ang payat ko pa noon. First book signing ko yun. Tapos, ano, sabi ko, ay, ang dami nila. Tapos ako talaga, sobrang konti lang namin. Tapos ang ginawa mo po, binili mo yung Facebook ko. Tapos pinapirba mo sa akin. Kaya sabi ko, ay, bibiling ko din yung HIH. Kaso ang dami. Ang dami. Tapos sabi, hindi talaga, nauna, tatlo lang ata binili ko po. Tapos nagustuhan ko siya, tapos di ako magpakali. Ginawa ng reader ko, sined niya yung buo. Yung buong season na ata, yun, sined niya sa akin. Kasi ano, pareho kaming action writer ni iba yon. So yun yung masasabi niya sa akin. Kung mahilig kayo sa actions, go to Miss Butterfly. Okay, ito na. Sunod na question, anong nag-inspire sa iyo na magsulat? Ano kasi ako eh, wide reader talaga ako. Gustong-gusto ko talaga na magbasa. Tapos nabasa ko nung bata ko si Miss Sonia sa si Miss Sofia. Grabe yung bata pa siya. Wala tayo na ako noon. Yun po, kasi parang na-inspire ako kasi meron nakalagay doon, parang gusto mo bang maging writer? Tapos sabi ko, gusto ko din. Kasi wala akong masyadong friends so kasi may iyain ako. So ang ginagawa ko, nagbabasa lang ako ng libro. Hanggang sa school, pag break time, libro lang yung kasama ko. Tapos sabi ko, gusto ko din maging ganon sa mga taong introvert. Saan mo na ano? Sa story or sa likod? Kasi po yung story nila, merong advertisement sa okay. Ako nahanap. Tapos sabi ko, gusto ko din maging writer katulad nila. Tapos mula nun, nag-start na ako na magsulat. Ano pero nag-start grade 2. Grade 2 siya! Yeah, tas, kilala ko na siya, si Sonia. Si Miss Sonia, si Miss S, si Miss Sophia. Kaya nag-ulot time. Oo! Yan po, yung stallion na kay Jobay ata ako na ako nabas. Diba? Yung mga aliehe, ano na. Grabe, yung bata pa ni Gab, samantala mo ako. Hindi na. Ayun, so ano na yung sunod ko? Ayan, ano-anong genre ang sinusulat mo? Ngayon po, siyempre action, tapos romance. Pero yung main genre mo talaga action. Is action. Parang action ako, romance. Ako din.
kasi yung ano malawak ko. Yung mundo ng action, eh, di ba? So, ano masasabi mo sa action? Ano siya, challenging siya kasi. At saka, normally yung mga babae sa action, parang hindi sila yung damsel in distress. Mm-hmm. Palaban talaga sila. Mm-hmm. Kaya, nagsawa din kasi ako nung laging sinisave yung babae. Same. Kaya gusto ko, sabi ko, gusto ko yung alam, Angelina Jolie yung dating. So yun, nag-start ako sa action. Pero nagtatry ako mag-branch out ngayon sa fantasy. Pero sobrang hirap. Action ta. Nahahaluan ko pa rin siya kahit anong gawin. Ayun, ano, ako din, from action, sinusubukan ko na mag-iba. Sinusubukan ko ngayon na mag-fantasy. Hmm. At ang hirap niya. Totoo po. Hindi siya katulad ng action romance. Opo. Sabi ng iba kasi, madali lang naman yung fantasy kasi gawa-gawa lang. Pero actually, hindi po. Kasi, hindi siya madali. Sobrang hirap niya. Opo. Hindi ka basta pwede mag-create ng isang world na walang research pa. Oo. Tapos, hindi ka rin pwedeng maggawa ng, for example, ang ability ni main character mo, kaya niyang magpakalimot ng past, 'di ba? Or kaya niyang basahin yung future. Kailangan may idea ka din kung paano mag-work siya. Hindi pwedeng yung basta lang nakikita niya yung future or basta niya lang nabubura yung past. Sobrang hirap complex. Ng fantasy. Complex. Mm-hmm. Sobrang hirap ng fantasy. Hindi siya katulad ng romance, hindi siya katulad ng action na maibabase mo sa kung paano sinunto, saka, kung sa paano sumunto. Yung realidad, nandun pa rin sa action and romance. Sa fantasy, talagang wala ka na dun. Parang, parang gumagawa ka na ng sarili mong mundo. Yun. So, kaya, yun din yung na-realize ko. Kasi hindi mo marirealize yung hirap ng fantasy kung hindi mo siya itatry. Pati yung pagsusulat. Ang madali lang yan siguro. Actually, kahit naman sa anong genre mo sa writing, mahirap siya. Kahit romance din. Mahirap din siyang isulat. Kasi, alam mo, lalo na kung wala ka talagang experience. Yung mga ngapa ka talaga. Pero may times naman na kahit wala ka experience, sa kababasa mo, yun. Kaka-research kaya mo. Kaya importante magbasa ka talaga. Totoo. Minsan kasi tamad ako magbasa. Promise, minsan tamad ko magbasa. Lalo na kapag yung super-duper drama. Kailangan nasa condition ka din po eh. Hindi, pwedeng yung pipilitin mo lang din magbasa. Pero doon talaga, ako, personally, doon ako nakakuha ng idea sa pagbabasa, sa pananood. Hindi naman siya ginagaya. Parang, kumukuha ka lang ng ibang atake mula sa ibang tao. Pero, parang lahat naman ng writers, ganun eh, di ba? Opo, kailangan tayo magbasa. Yes. So, next question. Ilang years ka na sa Wattpad? Paano mo na-discover ang Wattpad and do you still use the app to read? First, doon muna tayo sa ilang years ka na sa Wattpad? Magna-nine ako this November. Kasi nag-start po ko November 2011. Wow, so nauna siya sa akin. Nauna sa akin si Gab. Parang, months lang naman. Hindi, 2012 ako eh. Ako. Actually, yung Wattpad ko, June. June siya. Pero, nag-reader lang ako noon. Apo. So, nag-start ako magsulat September. Ako po nag-start din ako reader po eh. Mm. Pero sinabay ko na parang, nagsulat ka din. Teen fiction pa yun, hindi ko pinaya. Ano ba pinakaiba ng teen fiction, ng general fiction, tsaka ano yung isa? Sa romance po? Hindi. Ng teen at tsaka ng teen and general. Hindi ko po sure sa general fiction, pero ang alam ko po yung teen fiction kasi yung nga po yung 18 below. Ang hirap kasi nung unlimited lang kasi yung gagalawan ng characters eh. Pag teen fic kasi hindi katulad sa atin, parang nakakapag-drive na, nakakapunta na sa ganito. Sa kanya, siyempre, contained pa kasi mga bata pa sila supposed to be. Pero mas mahirap siya kaysa sa general fic. Para sa akin po, nahirapan ako sa kanya. So, ano yung sunod mo? Paano mo na-discover ang Wattpad? Dati kasi nung grade 2 ako, nag-start ako magsulat sa merong site na nagtatanggap sila ng poetry. Doon ako nag-start magsulat online. Puro lang siya, tula. Tapos yung friend ko, sabi niya, ba't di mo itry magsulat ka ng nobela? Tapos may isa akong site na i-re-recommend sa'yo. Tapos ayun, sinabi niya sa akin yung about sa Wattpad. Pero sabi ko, tula kasi yung sinusulat ko eh. So parang ayoko. Pero nung
nakabasa ko, sabi ko, parang interesting nga. Mm-hmm. Parang... Anong nabasa mo? Ano, kay SG, yung she's dating the gangster. Yun yung first. Yung talaga, doon ako nabinyagal eh. Ganda kasi talaga yung she's dating the gangster. Sobra. Kung nabasa nyo siya, mas maganda siya kaysa napanood. True po. Ang ganda talaga ng She's Dating the Gangster. Yun talaga. Walang cut yung libro eh. Yun. Wala ka rin tulog. Totoo po. Oo, kasi as in, ano, yun talaga yung iniyakan ko kasi talaga siya. Diba? Iba yung feeling. Hindi dulo. Hindi ko matanggap yung dulo. Okay. Yun. Number. Do you still use your app to read? Opo. Ay! Read yung, na. Read. Ay, hindi na. Ano, gusto ko na kasi ngayon nagbabasa ako sa libro talaga. Oo. Ako din, mas, ano, iba kasi kapag nagbabasa ka sa libro kaysa sa cellphone. Yun nga lang, kapag libro, kailangan may ilaw ka. Totoo. No? Kapag cellphone kasi, hindi na eh. Kahit makatulugan mo. Kaya mata mo kasi din pag sa phone. Oo, oh, feeling mas... ko nga dun din lumabo yung mata ko, kababasa ko. Computer. Sa radiation. Kasi ano, ano talaga, hindi ako ganito. Yung ang linaw ng mata ko. Oo, oh, lumalabo na siya, lalo na kapag gabi. Kasi yung madilim yung ano ko. Eh, before hindi nga ako makagamit ng cellphone ng sobrang liwanag before. Ako, astigmatism ko, madilim. Lang po. Ako 600 na yung grado. Grabe, sa akin naman mababa lang. Kaya ko pa nang walang salamin. Pag yung malapit dun, medyo hirap na ako. Kaya nilalayo ko siyang ganyan. So, ang sunod is, ilang books na ang napublish mo? Ang bilang ko last time, 16 ata. Kasi may mga cut yung iba eh. May mga part 2. Pero 16. So by the way, ano kami? Galing kami ng LIB. Doon kami nagkakilala ni Miss Butterfly, ganun up. Noong 2014. 2014 sa book signing. Bali, madalas din kaming nagkakausap. Meron kaming collaboration yung... Exquisite. Akin yung pang fourth doon. Okay? kailangan basahin nyo yung first, yung second, yung third, saka nyo basahin yung sa akin para mas maintindihan nyo. Yes. And then, hindi ko na pwede sabihin. Ayun, doon na sa next question. Ayun. Paano nabago ng Wattpad ang buhay mo? Kasi siyempre noon, parang nagsusulat ako pero wala nakakabasa. Eh, ang pinaka-importante kung writer ka talaga, yung meron kang natatanggap na feedback from your readers. Tapos yun, talagang ang laki nung nabago kasi hindi ako madi-discover din before kung hindi dahil sa Wattpad. Yung mga pangarap ko lang na gusto ko magkaroon ng libro, naging totoo siya dahil sa Wattpad. Oh. Actually ako, hindi ako nangarap magkaroon ng sarili kong libro. Promise. Talaga. Hindi, nung before, kasi ikaw, bata ka pala, nagsusulat ka na. Ako, bata ako, nagsulat ako, pero, yung ano lang, laro-laro lang, hindi siya yung seneryoso ko. Ganun. Although, sinabihan ako ng sister ko na sabi niya, ituloy mo kasi maganda yung story. Mm-hmm. Pero alam mo yung story ko, yung walang patutunguhan. Ganun lang. Pero, never ko talaga pinangarap magkaroon ng sarili kong libro. Pinangarap ko lang siya nung nagsimula na ako magsulat sa Wattpad. Okay. Na nung lumabas yung She's Dating the Gangster at saka yung Diary ng Pangit. Oo. Doon ko lang din siya pinangarap na sana ako din, ganun. Pero that time, alam ko mahihirapan ako kasi ang haba ng story ko. Kasi true. Sobrang haba talaga. Sobrang haba ng story ko, tapos ang dami pang fillers. Yun yung mga, alam mo yung hindi kailangan, mga unwanted scenes, mga unnecessary na scenes, lines, ganun. Yun yung fillers na tinatawag. Pinapahaba lang talaga namin. Oo, pinapahaba lang. Pero kasi kapag nag-start ka talaga na magsulat, talagang andyan yung walang direction yung story mo. Kasi hindi naka-outline pa eh. Parang gusto mo lang free lang yung magsusulat. Parang, tsaka ano, minsan, ako ha, para sa akin, mas okay yung ganon, yung sulat ka lang ng sulat, and then, galingan mo sa pag-e-edit. Galingan mo sa pag-e-edit, kaysa doon, wag kumbaga, hindi mo mapaperfect talaga yung pagsusulat ng isang bagsakan lang. Kailangan mo talaga siyang gawin ng ulit-ulit, ng tuloy-tuloy, hanggang sa makatapos ka, galingan mo talaga sa pag-e-edit. Kasi, ako... First draft yung dating niya. Ako, kung mag-edit ako, twice. Ikaw? Ano? Once lang. Actually, napakahirap mag-edit. Kasi nakakatawan pati mag-edit. Lalo na HH. yung parang nabasa na mo na
kasi siya. Tapos parang babalikan siya mo. Oh. Actually, doon ako nahirapan sa HIH kasi sobrang haba niya. Sorry, inano ko, ni-remove ko yung message. Sobrang haba niya. Alam mo yung tipong, hindi naman sa tinatamad ako sa sarili kong story, pero ang lakas niyang kumain ng oras. Kasi ilang words po yun, di ba? 2 million yun. I think, ano, magto 2 million words siya. Pero buong season 1 to 3 na. Grabe. Parang kahit pagsamain mo lahat ng libro, hindi ahaw. Although, dun sa 2 million na yon may mga emoticons, yun nga. Tsaka, ang dami ko talaga fillers, lalo na dun sa season 1. Ang dami kong scenes dun na paulit-ulit, na hindi ko alam kung anong ginawa ko, ba't nagpaulit-ulit yung promise. Pero hindi ka po nag-cut sa published version. Sa ano ko, dito sa mga books na, ano, na, ano ba tawag dito? Premium. Mm. Sa premium books, at saka dun sa reprints na, ay parang watercolor yung kulay. Ano, walang cut yun. May dagdag pa nga eh. Pero pagdating dun sa collector's item, yun yung may cut. Yun yung may, na parang tinutok na lang nila yung story sa dalawang bida. Hmm. Maraming, kasi ang daming natanggal. Ay, yung mga ibang characters, wala na. Hindi, meron pa rin naman. Yun nga lang yung scenes. Ang daming tinanggal na scenes. Oo. Ang daming natanggal doon na scenes. Ngayon. Pero, kung babasahin mo naman siya, alam mo yun, parang kuhang-kuha niya pa rin kung ano yung story. Parang pinaikli na story ng HIH. Yun. Hmm. Diba? So, ako na naman bida. Okay, so next question. Ano ang maia-advise mo sa mga gustong maging writer na katulad mo? Advice? Ayun, ano? Ito, ang dami nagtatanong nito eh. Huwag nilang kaligtaan yung research. Kasi yung isang bagay na hindi ko ginawa before, sulat lang ako. Pero importante siya kasi lalo na kung may mga scenes ka na. Kunyari, about sa medical, law. Ang hirap kasi yun na pag gawa-gawa lang, dapat talaga anhin mo siya. Kailangan meron ka talagang pinagbabasihan. Mm-hmm. Saka kung Wattpad kasi yung gagawin nilang medium ng writing, ang kalaban nila doon, yung sarili nila mismo na, ay, wala akong reads, wala akong readers. Mm-hmm. Kasi minsan, nagre-reklamo sila, ay, 500 lang kasi yung readers ko. E nung nag-start nga ako, wala pa ako 100. Ako din naman. Alam nyo, lahat ng writers dyan sa Wattpad, sumikat man, sikat na, or papasikat pa lang, lahat yan, nag-start sa zero. True. Parang, yung 50, kunyari 50 lang yung readers mo, importante na yun kasi ibig sabihin, 50 na tao na yun nagbasa. Na sinusuportahan ka. Minsan sila pa yung pinaka-loyal na fans mo. Oo. Kasi sino yung mga nauna. Kasi yun yung talaga magsistick talaga sila. Mm. Tsaka sila yung, lalo na yung mga nag-aabang ng mga updates ko before. Super sila yung tatagal ng matagal. Yun. Pero yun nga, ako din, may advice ko sa mga gusto maging writers, huwag nyo munang tignan yung readers, yung fame, yun. Huwag nyo muna yung tignan. Bale, kung wala kayong reader, subukan nyo, basahin nyo muna. Mm-hmm. Kayo muna. Tapos, although mahirap isipin na hindi ikaw yung nagsulat, pero subukan mong basahin yung sinulat mo nang iniisip mo na hindi ikaw yung nagsulat. Mm-hmm. Ngayon, kung hindi naman, ipabasa mo sa friends mo, sa family members mo, yun. Ganun. Dapat kasi meron ka ding view ng iba eh, parang ano ba to, patok ba para sa kanila yung atake mo sa pagsusulat. Saka kasi kung panghihinaan ka ng loob, tapos hindi ka pa nakakatapos, paano ka may bigay talaga? Hindi mo malalaman talaga. Nag-quit ka na kaagad, di ba? Kailangan push ka lang ng push. Di ba? Yun ang mga advice. So, ang next, may mga sumubok magsulat pero hindi na raw masundan ang chapter 1. Ano ang maia-advise mo sa kanila? Kailangan mo sipagin. Kasi, minsan, nagpo-focus ka ng chapter 1 tapos hindi mo na masundan kasi, una, iniisip mo, bakit walang nagbabasa nitong chapter 1? Wala masyadong reads. Kaya nga mas maganda, sulat ka muna ng maraming chapters bago mo i-post. Kasi minsan, panghihinaan ka na eh. Tapos meron nagsabi sa akin before, ano daw, hindi niya daw matapos yung story niya kasi daw, hindi daw siya magaling mag-English. Tapos sabi ko, ba't kailangan mong mag-English? Kung pwede naman Tagalog. Ano lang kasi, parang, wag mong itulad talaga sa iba yung story mo. Kasi story mo yan eh.
No, kailangan magkaroon ng sarili mo. Tsaka, mas maganda yung bago ka mag-publish ng chapter 1, may kahit, plan ka na. May plano ka na sa susunod mong chapters. Mm-hmm. Kasi, madali yung hindi madali yung simula eh. Mm-hmm. Mahirap din magsimula. Pero kasi, once masimulan mo na, mahirap din siyang sundan. So, make sure na meron ka na munang kasunod bago mo i-post yung chapter 1 mo. Sa Wattpad lang. Mm-hmm. Dapat din po pag meron kang, kanya may plano ka sa umpisa, may plano ka din sa gitna, saka sa ending na agad. Na pwede naman mabago, pero at least for the meantime, meron ka nang sinusunod na plano. Kasi pag clueless ka, mahirap. Ay, hirap ituloy. Oh, hindi kasi pwede yung parang gusto mo lang siyang simulan sa nagkakilala sila sa bar. Uh-huh. Ano na isusunod? Oo, diba? Nagandahan siya dun sa ano. Kadalasan ako, dun sa mga bago kong stories, kadalasan ang naiisip ko talaga ay eksena. Mm-hmm. May sinusulat ako ngayon na nahihirapan ako kasi yung eksena nga lang na yun, yung nag, kumbaga pinaghugutan ko, naging inspiration ko. So, paano ko siya pahabain, paano ko siya lalagyan ng simula, paano ko siya lalagyan ng ending, eh yung naisip ko, yung idea ko is gitna. Mm. Yun. So, hindi ko siya hirap, 'di ba? So, hindi ko siya mai-post kasi alam kong hindi ko siya kayang panindigan. Mm-hmm. Kasi nagkaroon ako ng story na ganun eh, ganun yung ginawa ko eh. Hindi ko siya napanindigan, hindi ko siya natapos, hindi ko siya maituloy, ganun ang hirap. Kaya draft na lang. Kaya mas maganda yung talagang meron ka ng plano dun sa story bago ka mag-post ng chapter 1. Yun. So, next question, anong oras ka nagsusulat? Madaling araw. Nag-start ako 12, tapos natatapos ako 7 ng umaga. Same. Kasi walang maingay. Sa tingin mo, ganun lang yun? Normal naman sa iba. Kasi malamig, tas tahimik yung mundo. Tas feeling mo kahit mag-drama ka, wala i-storbo sa'yo. Kaso ito kasi... nagigising din siya. Hindi. Dun, kapag nagsusulat kasi ako sa kama, kasi wala na akong table sa kwarto eh. Ngayon, humihiga siya sa lap ko, kaya naman, humihiga siya dun sa laptop mismo. Oo, mayroon naman akong laptop table, pero sa bed. Kaya sabi ko, ano ba naman to? Nadidistract ako sa kanya, kasi kapag writer ka, yung habang nagsusulat ka, lalo na yung nandun ka sa kasaganaan na nagsusuntokan, halimbawa. As biglang may sumingit. Biglang may sumingit. Kahit pag isang ganun lang yan, mawawala talaga siya. Lalo na po pag madrama din yung scene. Tapos biglang may kakatapsahin. Umiiyak ka na. Tapos biglang na, akin na yung ano mo dyan. mawawala ka sa momentum. As in, wala kang choice kundi automatically shut down yung cellphone. Tulog. Oh, mahirap next talaga. Next time na lang. Mahirap. Yung isang update nyo na isang oras, dalawang oras nyo binabasa, minsan ilang araw namin sinusulat yung ilang oras. Ganun. So, ano na yung sunod ko? Ayun, may routine ka ba before magsulat or habang nagsusulat? Like eating something or drinking coffee? Meron. Gusto ko before ako magsulat, manonood muna ka ng isang episode ng Grey's Anatomy or Station 19. Tapos, kakain ako. Kumakain ako ng pansit canton sa gabi. Pero ngayon nag-stop na ako kasi nung nagkasakit ako. Kung ano na lang yung ulam. Minsan, last time, birthday cake, kinakain ko sa gabi. Tapos habang nanonood akong Grey's Anatomy. Paulit-ulit lang ako. Ako, biskuit. Sa gabi, kapag Kasi ano naman, kung di na ako nag-almusal ng umaga, kasi ngayon na yung tulog. Oo, pero okay lang sa inyo yun. Actually ako. Tanggap na nila. Hindi, ako din naman. Noong una, pinapagalitan talaga ako. Kasi, puyat. Oo, puyat talaga. As in, natutulog ako 7 or 8 a.m. na. Kasi ganun din, nanonood din ako ng, ako naman action. Siya kasi Grey's Anatomy yung pinapanood niya. Ako naman action. That time, nung nag-gising to her ako, pinapanood ko is City Hunter ni Lee Min Ho. Yun. So, yun yung ano ko. Tapos, ang kinakain ko na lang biskuit. Kasi, isusubo ko isang bumalaki, ha? Yun. Tapos, type na ulit. Para mabilis lang siya. Ganun yung ginagawa ko. Pero na ano din,
alam mo yun, di mo kasi mapapansin yung oras eh kapag nagsusulat kay. Nandun ka na eh. At saka, magigising ka na lang, maliwanag na. Pero hindi ka nagkakape po. Hindi ko naman kaya magkape. Hindi, nagko-coffee ako. Pero yung haba nagsusulat, hindi na kasi hindi na ako makakatulog. Feeling ko kasi magkakaroon ako ng tolerance. So hindi na ako minom. Hindi na ako makakatulog. Yan. So, next question. Asan na ba ako? Ilang oras o araw o weeks bago mo matapos ang isang chapter? Gaano katagal bago makabuo ng isang book? Kasi, sa yung isang chapter, pwede mo naman matapos yun ng isang araw. Depende sa words mo. Sa words. Kasi ako, all. Kasi ako, ano lang naman ako, 3,000 words to 5. Ako, kahit na. Ako, 7,000 words to 10. Minsan, umabot ako ng 15. Pero, tatlong buwan. Depende po sila. Minsan kasi, pag wala ka din talaga sa hindi ka pa handa. Ang hirap pilitin. Kasi, nito lang po may nagsabi, okay lang kahit sa bawal yung isulat mo. As long as mag- update ka. Pero, para sa akin kasi, ayoko na lang sabaw. Oh, kahit ako. Anyway, yung sabaw is yung... Walang laman. Walang laman. Yung story. Kumbaga, yung story mo yung parang maitawid lang. Ganon. Parang so, walang sense. Ayaw niya ng ganon. No? Walang sense. Parang, yun yung term ng mga writers. Walang sabaw. Ganon. Kasi walang laman yung chapter na yun. Hindi pwede yun. Kasi, pag the more na pinipilit mo, pumapangit yung story. Oh. Same. Ganyan din ako. Kasi ano, mapapansin mo yun kapag nagsusulat ka na, mapapansin mo na kapag pinipilit mong magsulat, parang kung ano na lang yung maisulat mo Di ba? Kung hindi ano ka apektado dun sa sinusulat mo. Parang wala lang. Tapos may times pa dyan na kung halimbawa ayaw mo talaga magsulat pero pinilit mong magsulat, habang nagsusulat ka ng sabaw, ikaw din mismo yung susuko. Gano'n, aayawan mo din. Parang nabobored ka kasi ikaw hindi ka interesado. Ikaw mismo mabobored. Eh kung ano yung nararamdaman ng writer, yun din yung mararamdaman ng readers. Mm-hmm. Ngayon, kung kami, para sa amin, sabaw yung sinusulat namin, edi para sa inyo, ganun din. Mm-hmm. Kaya, minsan, intindihin niya yung writers. Bakit matagal? Bakit matagal silang mag-update, mm-hmm. ganyan. Kasi, ano eh, talagang mahirap magsulat. Kung mahirap mag-intay, mahirap magsulat. Kasi kami, bilang manunulat, gusto rin namin mag-update. Sino ba naman hindi gugustuhin sobrang na mag-update? Sobrang stressful pag hindi mo magawa. Kasi kami mismo, hindi lang paghihintay yung nakaka-bad trip sa amin eh. Ang nakaka-bad trip sa amin yung, alam mo yun, yung parang gustong-gusto mo siyang magawa, hindi mo magawa. Gustong-gusto mo siyang masundan. Yung frustration mo sa sarili mo. Sobrang nakaka-frustrate nun. Sobra as in. Okay, next. Parang nanisi tayo. Hindi naman. Pero yun lang. Yun sa amin. Parang maintindihan nyo. Yun lang talaga yun. As in, kahit sinong writer yung tanongin mo. Yung sasabihin. Meron na, lahat, karamihan. Ganun talaga yung sasabihin nila. Kasi talagang, ang hirap din talaga magsulat. Kahit ngayon madalas mag-update, nahihirapan din yung magsulat. Minsan inipo na nila yan eh. Mm-hmm. Para tuloy-tuloy na lang. Yun yung in-advise sa akin before. Isulat ko na lang siya ng buo para tuloy-tuloy yung pag-update ko. Pero hindi ko pa rin siya kaya. Kasi pag pinupost mo, napupush ka magsulat kasi. Mm-mm, mm-mm. Kaya yung nakakatulong din. Tsaka yung, alam mo yung, ano, yung hinihintay mo yung maging willing ka na magsulat, iba yung maisusulat mo. True. Promise. Mas may laman siya, iba yung atake. Saka mas apektado kayo. Oo. Kasi alam mo yung tagal mo naghintay, tapos biglang bang, nandyan na, katulad ng Love Nakikita Those Minutes. Nakikita ko sila, nag-iiyakan sila doon sa ere. Oo. Nakakaiyak naman talaga yun. Nakakaiyak yun sa libro niya. Uy, grabe yun. Sa Love Without Limits ko, every 3 years ang update. Ang tagal. Every 3 years. So, di ba? Longest story ever. Longest dahil sa tagal ng update. Okay, saan na ako? Sino ang favorite writer mo? Bakit? Mira, pag international, gusto ko si, eto, si Kristen Ashley. Mm-hmm. Tapos pag local, ano siya? Ano po, pe, action din. Ah, oh, really? Opo. Pag sa local, si Miss Sophia, si Miss Sonia, sabi si Miss Maxine. Pag LA, Miss Maxine. Saka si Kuya Soju, saka si FG.
sophisticated mm-hmm. brill liner. Marami ang actually si Soju, ano siya eh. Mas, para sa akin ah, si Soju ang basihan na, ah, hindi man basihan. Pero ano kasi talaga siya eh, sa horror. True. Feeling ko, wala akong nabasa na kahit pa mas magaling yung mga, kahit pa sabihin na mas magaling yung writer, horror writer ngayon, feeling ko iba talaga yung tatak ni Soju eh. Kay ano naman po, kay Frustrated Girl kasi, ano siya, parang mas spiritual yung dating niya. Marami siyang ano, talagang maraming learnings kay ano. Hindi ko masasabing walang learnings iba. Sa iba, pero kay ano kasi kay FG, marami. Parang mapupush ka maging mabuti. Oh, oh, promise. Promise ganun kay FG. Pag nakikita ko nga siya, sabi ko parang mabait naman ito. Pag nakita mo naman talaga siya pag nakausap mo, ganun parang parang ang mabait-bait mo na rin. Mapupush ka talaga maging mabait, ganun. Ano ba 'yun? Imbes na magbasa ka ng ano ng mapupush ka maging masama katulad ng action. Kay CD mapupush kang magsulat na ay maging mabait. Yeah. Anyway, yung dalawang 'yon LIB writers yes, din. Pa. Ano, sa LIB kasi talaga support kami. Okay? Asa na ba ako? Ayun, anong tips ang maibibigay mo sa mga gustong magsulat? Parang paulit-ulit. Yun nga, yung sa research, importante. Mm. Oh, importante talaga mag-research ka. Kahit ako, nagre-research ako, no? True. Kahit na nagtatrabaho ko sa medical field, kahit na may idea ako sa ganitong field, nagre-research pa rin ako. Kasi mahirap masita. Masabihan ka. Nasabihan ako dati. Dahil yung ano ata yung sa pregnancy, hindi ko maalam yun, mali ko doon. Tapos ayun, hindi ako nag-research. Yung nasita ako. Mm-hmm. Kaya mas mabuti yung mag-research. Oh, kasi ano eh, parang ikaw din yung maano niyan eh. Ako, katulad ko, may nabasa din kasi ako before. Ganyan din. Kumbaga parang yung anak niya, ay basta yung nanay niya at yung tatay niya, ganyan, ang nakuha niya is yung buhok ng tatay niya. Eh kung pagbabasehan mo is yung pag-aaral, dapat yung anak, ang nakuhang buhok is yung sa nanay. Ganon. Mm-hmm. So, ano, pinagsabihan ko siya gano. Kumbaga, dapat talaga mag-research ka kasi kumbaga hindi naman sinasabing lahat doon sa libro totoo pero alam mo yun kahit papaano kailangan ma-justify mo kung ano yung sinulat mo hindi yung pwedeng basta-basta lang you know? Kaya mahirap din nagre-research pa yung mga writer akala mo mga doctor kami lawyer oo kailangan may ideas kami doon bago namin isulat okay next anong tips ang maibibigay mo para sa mga nagsusulat pero kulang sa ideas and inspirations? Parang ulit-ulit talaga yung tanong ko. Inspiration naman, minsan din mo din kailangan. Kailangan mo lang, ano ka, nasa kondisyon. Pero minsan, kailangan din inspiration. Pero para sa akin, mas mabuti yung ano, mayroon bago ka mag-start. Mayroon mo na-realize yan, kung di mo sabihin. Yung condition. Yeah. Kasi minsan naman, di ba, yung iba gusto nila makakita sa Pogi, ganun, para makapagsilad daw sila ng maayos. Pero sa akin, yung comfortable ako. Tapos ano, parang wala naman masyado. Kung gusto mo magsulat, dapat simula pa lang, buo na yung idea mo. Kasi kung kulang, kulang pa. Hello, hi ka mula. Hi ka mula. Hi. Yeah, parang alam nila sila yung kumakahol. Sensya na kayo sa anak ko. Okay, yun. Yun lang. Para sa akin. Ano, feeling ko ano, ngayon ko lang na-realize yung condition na hindi mo nga kailangan minsan na inspirasyon. Ang kailangan mo lang talaga is yung tamang condition. Parang, oh, promise. Parang ngayon ko lang siya na-realize. Kasi before, lagi akong, kapag tinatanong sa akin yan, lagi ang sagot ko, magbasa, magsulat, magbasa, manood, ganyan. Ganon, kasi totoo naman, talagang kapag nagbabasa ka, magkakaroon ka ng ideas. Kapag nanonood ka, magkakaroon ka ng ideas. May makasalubong ka lang dyan. Maxine naman, nag-vlog kami. Huwag ano dyan. Hindi natin pwedeng i-edit yan. Ay, Maxine, no. Love. Yan ang good girl. Kasi ang mga kasi lang, sisi ah. Ano, ayun. So, ngayon ko lang na-realize, dahil kay Gab, na kailangan mo talagang i-condition. Kailangan mo talaga na, hindi mo kailangan lagi na inspirasyon, kailangan mo rin minsan ng tamang kondisyon para makapagsulat. Kasi nga naman, oo, kahit may inspirasyon ka, kung wala ka sa kondisyon, hindi mo rin mo isusulat. Yan. Promise. Ngayon ko lang na rin. Diba? Sana all. Ano na yung sunod ko?
your inspiration? Kasi hindi ko na siya mabasa. Ayun. So, anong tips ang maibibigay mo sa mga gustong sumikat sa Wattpad? Parang wala naman. Parang dapat kasi hindi mo yung nilalagay mo na sa ano eh, sa isip mo, yung about sa pagsikat. Yun ko. Ano, sa tingin ko, ang dapat mong goal is makilala yung story mo, hindi makilala ka. Yung gano'n. Kasi, ano eh, hindi naman ikaw yung front eh. Ang front mo is yung books mo. So, para maging, ano, para makilala yung books mo, kailangan mo pang husayan, mag-aral ka. Oo, oh, totoo. Ganun. Yun din yung sa akin, yun din yung ano ko. Kasi before, inaano ko pa yan eh, ano ba tawag dun? Binibenta ko pa yung, alam mo yun, yung basahin nyo naman pa. To, pinopromote plug, ko pa. Plug pa. Oo, nagpa-plug. Kasi yun yung uso noon, yung, ay, pa-plug naman ang story, ganyan. Sa mga groups sa Facebook. Totoo, ginawa ko talaga yun noon, before. Napapansin naman ako, yun nga lang kasi, pansin ko dun sa feedback, hindi maganda, nabobored sila dun sa story ko. So, which is aminado naman ako talaga yung first chapters ng HIH ko, tsaka na ibang stories ko, talagang boring siya. Kasi alam mo yun, binasa ko din, di naman. yung part kasi na yon, alam mo yun, feeling mo wala pang patutunguhan yung story mo. Pandi ni-discover mo pa yun. So, ang the best way talaga is gumawa ka ng paraan para gumanda yung story mo. Hindi mo na kailangan siyang i-plug. Ganon. Tapos, huwag ka din mahihiya na mag-plug naman. Kumbaga kung... Tama kung, lang. Hindi overselling. Oo. Yung sakto lang. Ganyan. Kasi ano, iba pa rin yung feeling kapag yung na-discover nila na, ay, ang ganda pala ng ano, ang ganda pala ng ganito, ang ganda pala ng ganyan. Yan. Yun, saka, iba siya eh. Iba opo, yung parang organic na organic yung ano. Mas maganda yung ganon. Saka, huwag madaliin. Oh, huwag mong madaliin yung pagsikat kasi hindi naman yun yung goal mo para kung bakit ka nagsulat, ganyan. Tsaka, mag-focus ka talaga dun sa sinusulat mo kaysa dun sa kasikatan kasi minsan hindi din maganda yung naidudulot ng kasikatan. Alam mo yun? True. Meron bagay na meron ang sikat na hinihiling nilang wala sa kanila pero hinihiling mo. So, enjoy mo muna yung beginning. Oh, actually, mas maganda yung talagang wala kang ine-expect. No? Tapos biglang boom. Bigla kang magaganyan. True. Madam, dito lang sana tayo. Madam, di natin bahay. Di natin bahay ito. Eto, may sarili kang laruan dito. Oh, sleep na. La, la, la. Okay, next question. Pasensya na kayo sa anak ko. Ayan. Sino ang kaklose mong Wattpad writer? Bakod sa akin. Mahiyain kasi si Gab. Wala naman po akong masyadong close. Pero yung mga nakilala ko personally na matagal ko nang yung parang nakakasama, nakakausap ko pag may event. Si CD. Si Gian, si Ate Seng, si Aknet Mars, si Ate Phoebe, saka si Elise. Yun lang, parang sila yung pag nagpunta ko sa event, sila yung kilala. Ano yung mga ano nila, yung mga pen name? Si CD, si Frustrated Girl Writer. Siya din si CD de Guzman. This is FGW. Si Ate Seng Cordova, Phoebe Esquivel, Phoebe Anastasia. Tapos, Tracy Heaven, si Elise May, si Elise. Naano na rin siya si Elise, Wattpad Presents, his secretary. Ah, parang alam ko yun. Okay. Ah, si Elise na ano? Sa ito siya. Oo, kilala ko lang. Yung mga dati pa yan. Yan, kasi ano, ang tag dito, ano yung tinanong niya? Sino yung mga kaklose mong writers. Ayun. Kasi minsan, hindi naman kayo magkakaklose talaga kung hindi kayo nagkakasama. Bihira naman kasi. Bihira yung writer na araw-araw magka-chat. True. Oo, hindi namin inaano yun. May sarili kami mundo kasi. Oo, kung sino man yung writer na araw-araw, may ka-chat na writer, sana all. Kaya po ata mas madalas ko nakaka-chat. Saka na ilang beses ko na rin nakita. Sa akin, oh, parang ikaw lang din. Ikaw, si MJ, madalas kong kausap. Makabida si people. Oo, madalas kong ka-ano si MJ, ka-chat.
Hindi naman madalas. Pero nakaka-chat ko siya, ganun. Si Sik. Si... Sana next time, lahat kami. Charot! Baka sumigat ako niyan sa pagbablog na. Yung, ate, wala bang bagong vlog dyan? Char! Hindi na-update yung hinihingi. Vlog na. So, nasan na ako? Ayan. Sino sa mga fictional characters mo ang favorite mo? Ano? Yung una, si Mishi. Yun yung pinakauna kong libre. Hmm. Anong title? His Secret Agent Pretend Wife. Wala kang book dyan? Pakita mo. Diba? Para ano din tayo. Ang tagal na nito. Oh. So guys, kung halimbawa man na maghahanap kayo ng ibang libro at hindi na kayo makakita kasi minsan ubos na yung copies. Meron ako niyan. Reprint po ang kailangan namin. Mm-hmm. Sana nanonood yung... Biglang hindi naman pala nanonood, di ba? Sana ma-reprint. Kasi masasabi ko talaga na si Ms. Butterfly yung isa dun sa mga writers ng Wattpad. Hindi dahil magkaibigan kami, ha. Isa talaga siya dun sa writer na kailangan talagang mabasa mo. Wow. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, itanong nyo kay Annette. Si Annette. Si Queenie. Si admin ko, si Queenie. Kasi talagang ipaglalaban niya yan. Oo. Promise. Talagang sa action. Kung mahilig kayo sa action, Ms. Butterfly. Thank you, yes. And then next, sino ang fictional character mo ang masasabi mong ibinase mo sa pagkatao mo? Lahat naman. Kasi iba-iba kasi yung characters ko bawat book eh. So, kung pinaka, siguro yung nasa Wattpad pa ngayon sa The Moonlight. Yun. Kasi yung first heartbreak ko nilagay ko doon. So, yun. Kaya, okay lang. Siya yung ata yung pinaka nakarelate ako. Relatable siyang character kasi ang dami naman nangyaring ganun. Yung mga totga, yun. Yeah. Parang may thought gadi. Uy, wag mo namang ano yan. Hindi ko pa nga naisuot yan. Te! Te, wag ganyan, diba? Te. Gusto niya kasi pula. Te! Maxi! No! Oh, wag mo sabihin kakagatin mo ako. Ang cute niya. Ganyan lang talaga yan siya. Ang cute! Kita mo? Gusto niya yung pula. Ayan, okay. Saan ako next? Yung sa kung papipiliin ka sa mga fictional character na naisulat mo. Ayan na, tinanggal! Gusto niya talaga. Makakainis talaga to. Ipan. Wala na. Hindi nga naman mangangat na. Okay, okay. Pero may laruan ka. Ikunan mo na lang yan. Dali. Ay, ano niya ba to? May gift sa kanya si Ms. Butterfly. Tada! Masyadong spoiled kasi itong anak ko. Ang cute. Sabi mo, thank you, thank you. Hmm. Yan na. Mo, sige na. O, ano? Gusto ko yung pula eh. Yan. Yan, dali. Kagatan mo. Kagat ka dyan. Salbahe ka. Ayan, tahimik mo siya. Sa nabako. Kung papipiliin ka sa mga fictional characters na naisulat mo, sino ang gusto mong buhayin at bakit? Yung una pa rin. Gusto ko siya makita sa personal. Kasi, ano siya yung pinaka parang astig sa lahat ng characters ko. Yun yung sinabi ni ano. Actually, ito yung favorite ni Annette. Yung one. So, Annette, if you're watching. Si Mishi. Okay. Ang corny. Basahin mo nga. Alam mo. Ayaw ko. Kasi nag-double vision ako. Ayaw, corny. Ano ka ba? Basta, pero bakit nga kaya ganun, no? Kapag na, ano, sarili mong isinulat. Hindi ko kaya. Ayaw ko maridig. Kahit ako. parang kapag ako yung nagsulat talaga parang ng story. Parang awkward dito dati. Parang iba, ang awkward niya. Okay, next question. Sa tingin mo, may pangit ba na story and why? Wala. Walang pangit na story. Pero meron, ano, parang hindi pa pulido.
Mm-hmm. Pero walang pangit. Lahat naman kasi na-edit eh. Mm-hmm. So, wala naman pangit ni story. Depende na rin sa writers kung willing siyang tumanggap ng criticism sa libro niya, edi mapapaganda niya yung story. Walang pangit. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa akin din, para sa akin, walang story na pangit. Mm-hmm. Hindi lang pasok sa taste. Mm-hmm. Pero naniniwala ako na may story na hindi siya well-written. Mm-hmm. Yun. Kumbaga, hindi siya naisulat ng tama, hindi maganda yung pagkakasulat, yun. Pero, yung story mismo, yung plot, feeling ko, walang pangit na story. Lahat ng story, kahit pa drama yan, or love story yan, or action yan, feeling ko lahat maganda. Lahat may story, yun. Hindi lang siya well-written, yun. So, sana ba ako? Yan. Ano ang favorite Wattpad story mo and why? Siyempre yung, kasi hindi naman ako nagbabasa masyado sa Wattpad. Kahit yung HIH, sa libro ko binasa. So yung favorite ko talaga, yung She's Dating, the Gangster. Mm. Kasi siya yung pinakauna kong nabasa dun eh, sa Wattpad. Tapos ewan ko, ano, parang yung interest ko sa kanya, yung din yung nagtulak sa akin, try ko nga din dito. Mm-hmm. So ang ganda niya talaga. Iba kasi talaga yung kahit magbasa ka ng stories ngayon, yung mga sikat na stories ngayon, feeling ko hindi niya matatapatan yung She's Dating the Gangster. Saka yung ending niya. Oo. Tumatak. Tumatak talaga eh. So, eto na. For you, magkaiba ba ang hate and negative comments? Oo. Pag negative comments kasi, pwedeng ano lang, yung ano yung kin-criticize ka lang. Mm. Yung hate kasi, iba yung motibo sa likod dun eh. May galit na siya talaga sa'yo. Kasi pag sinabi mo hate personally, galit na rin talaga sa'yo. As in yung naninira ka na lang. Hindi na constructive yung binibigay mo na comments. Kasi kung negative, pwede pa yan gawin yung positive nung author. Pero kung ano lang yan, hate lang yan, hindi ka niya naman kaya i-convince na gustuin mo siya kung inis ka siya, ka talaga sa kanya. Yun, sa akin din, for me, magkaiba yung hate tsaka yung negative. Kasi yung negative, kumbaga, pupunahin nun yung writing mo. Oo, writing mo. Yun, yung tama, hate, iba criticism. Na yun. Yung hate kasi iba, yung pati author. Itsura ng author. Ano yung si author, hindi naman kagandahan. Ganyan. Si author majubis, ganyan. Gaganunin ka. Sa attitude mo, parang, lahat na. May kinalaman ba yun sa pagsusulat ko? True. Dito ba nang gagaling yung mga inspiration ko dyan ba? Hindi naman. Okay, next. Ayan. How do you handle hate or negative comments? Ano, hindi ko siya na-handle. Ano, ginagawa ko? Nagtatampo ko kung meron. Ano kasi ako eh, parang tahimik lang kasi ako. Tapos kapag may gano'n, parang na-hurt ako. Ginagawa ko, sinasabi ko sa admin. Tapos yung admin, kakausapin lang nila ako. Tapos wala na, move on na ako after na. Kasi kung magpo-post pa ako, parang lalaki pa yung issue. Tapos parang unprofessional ang tingin sa akin. So, mananahimik na lang ako. Kaya sana wag na kayo mag-ganon. Kasi siyempre nasasaktan din kami as authors. Sa akin din, parang, kumbaga, parang, kahit ako, madamdamin ako, lalo na before. Madamdamin talaga ako. Ngayon kasi, nababaliwala ko na siya eh. Na, hindi ko na tinitignan yung negative comments. Mas kilala mo na yung sarili mo eh. Yun yung ano ko eh. Pero kasi, before, talagang, ang hirap na parang, ginawa mo na yung best mo. Kasi, pinapupuna pa rin sa'yo. Katulad ng sinabi namin, hindi madaling magsulat. Yung ilang oras niyong binabasa, ilang araw or ilang weeks namin sinusulat yan bago maipabasa sa inyo. Alam mo yun, at siguro naman lahat naman dito dumaan dun sa feeling na ginawa mo yung best mo pero hindi pa rin nagustuhan nung pinag-effortan mo, di ba? So, ayun, kumbaga para sa akin, masakit talaga siya. Talagang dadamdamin mo, magtatampo ka talaga, ganyan-ganyan. Kaya hindi rin madali yung sinasabi nung iba na bakit kasi pinapansin mo? Kasi meron at meron ka talagang... May ibang below the belt na... Mm-hmm. Yan. Kaya ako din, minsan, ano, kinakausap ko na lang yung admins ko. Parang nagsusumbong ako ganyan. Pero hindi ako nagpo-post. Yan. Never akong pumatol sa mga... Pwede!
Hindi naman sa never. Pumatol na pala ako. Minsan lang. Oh, pero alam mo naman yung mga banat ko. Minsan kasi sobra na. Parang tako ka lang din. Mm-hmm. Yung parang hindi nila naiisip yung mararamdaman mo. Yung sa kanila, makapang... Okay. Next question. Do you prefer... I know. How do you handle your haters and bashers? Wala naman kasi akong madami. Mm-hmm. So, ginagawa ko lang. Yun nga, kinakausap yung admins ko. Tapos, hindi na ako nagsasalita. Pero depende. Minsan kasi kapag alam kong mali yung sinasabi sa akin, hindi ko mapigilan. Mm. Katulad nung dati sinabihan ako, erotic writer daw ako. Ako? Eh ano sabi ko? Nag-comment ako. Sabi ko, hindi po ako erotic writer. Action po ako. Mas, pero kahit anong gawin mo kasi yung convince sa kanila. Sarado na yung utak nila sa anong tingin nila sa'yo. I-judge ka pa rin nila. So parang, ang isipin mo na lang, yung nagmamahal sa ginagawa mo kaysa sa kanila. No, doon ka na mag-focus sa mga taong sumusuporta talaga sa'yo kaysa doon sa mga tao na walang ginawa kundi i-bash ka or i-hate. Kasi yung, hindi sila mawawala talaga. No, nandiyan lang talaga sila forever. Yun. Sunod, do you prefer English or Filipino novels? Pag binabasa, gusto ko actually English. Ano? Hindi ko din alam kasi mahaba. Gusto ko yung mahabang story. Pero kapag siyempre yung sa mga sinusuportahan kong writers na sa dito sa Pilipinas, siyempre binabasa ko. Pero kapag yung madalas, English talaga. Gusto ko yung lengthy siya. Mahaba, makakapal na libro. Diba, ako mas gusto ko yung Filipino novels. Ewan ko, feeling ko kasi mas ano, mas nakaka-relate ako sa uri ng love life. Lalo na yung romance. Feeling ko mas nakaka-relate ako doon sa uri ng love life na meron tayo. No biting. No! Maxi! Kasi hindi na susunod yung gusto niya eh. Okay. How many Wattpad books do you have? Naitanong ko na ko, diba? How many what? Yung Wattpad lang. Kahit kanino. Alam, no, kahit hindi ko kaya bilangin. No, kasi guys, hanggang taas yan. Mababa dito. Yun. Ang dami niyan libro. Okay. Pero, let's say mga nasa ang total ko lahat nito, pas 726. So, 500 din yung Wattpad. Mas madami ito. Ito, PHR ang dami. Hindi, PHR na to. Eh. Opo, hindi na Wattpad yung mga yun. Ito, siguro... Wow, meron siya ng LIB man. Wala ko dyan. Anyway, sinasama ako dyan kasi alam mo yun. Wala ka nga. Mahihain kasi ako, may photoshoot. Pero meron ka dyan po, nasa gitna kayo. May photoshoot kasi, hindi tas limata kagandahan. Hiya talaga, no! Char. Pinagalita ng bebe, ang love-love yun, ang good girl, ay love-love! Yan ka lang, higa lang dyan. Okay. Anong way mo para, ay, how much do you love, ay, wait, asa na ba ako? Ano ang tawag mo sa readers mo? Beach of Campers. BH of Campers. Okay. So, ang next question, how much do you love your Beach of Campers? Beach of ano Campers. Ba? Sobra, kasi, hindi mapapublish yung susunod na libro, susunod pa libro, kundi dahil sa kanila. Kasi supposed to be, isa lang yung gagawin kong libro, yung una lang. Tapos nasundan dahil sa kanila, sila din yung nagsabi, sige, i-publish mo. Mm-hmm. Ayoko kasi talaga din po dati dahil sabi ko, hindi mo na kasing galing nila. Mm-hmm. Tapos sila yung nag-push. Mm-hmm. Yung mga nasa 50 pababa kong readers dati, sila yung super naging loyal sa akin talaga. Tapos yun, sumulpot na yung mga bago, tapos yun. And then, anong way mo para pasalamatan ang BHO campers? Gusto ko nakakachika sila. Pag kunyari may event, as much as possible, meron kaming sariling mundo. Mm-mm. Kasi ang hirap kasi sa book signing ko, pag atas nag-sign, hindi mo na sila nakakausap. Mm-mm. So gusto ko parang meron din talaga kaming sarili namin. Kasi yun lang yung way ko para... Yung parang yung mapakita sa kanila na thankful ako is yung mapakilala ko yung sarili ko sa kanila. Kasi open naman ako. Wala na akong personal life. Sana all. Joke lang. Ayun. So,
ano yung tanong ko? Anong way mo? Apa. Okay. So, next question. May book signing or events ka ba anytime soon? Sa April po. April? Saan? Saan? Sa Pampanga. Ano, 4 hours daw po siya para sa Batangas. Hindi ko lang po alam, pero may more, Max. Okay. So, next question. Any message to your BHO campers? Maxine, mag na. Ganyan talaga siya. Pinakahalik ganyan siya kala. Maxine, nananakit ka na eh. Huwag ganun. Kiss lang. Halika dito. Pinupog niya na ako. Ganyan yun siya. Isang oras nga lang kumawala. Grabe na siyang... Mamupog. Ang sweet mo na. Sige na. Message daw. Anong message mo sa BHO campers? Ayun, thank you sa support. Kahit na minsan lagi akong wala. Kasi matagal na din kasi akong din nagsusulat. Oh. Ayun. So, ano naman sila, matyaga? Saka... May dapat ba silang abangan? Wala. Galit pa sila sa akin ngayon dahil sa sinusulat ko na drama. Mm-hmm. So, ayun. Pero thank you kasi mula simula hanggang ngayon nandun sila. Basta Miss Butterfly lang po. Makikita niyo ako sa Twitter, Wattpad, saka sa Instagram. Ano lang, Miss Butterfly. Ayun, capital M, S, capital B, U-T-T-E-R-F-L-Y. Miss Butterfly. Tapos WP. Sa Wattpad, sa Twitter, sa Instagram. And then sa Facebook. Pangalan ko na talaga, Gabrielle Yana Concepcion. And then yung group. Facebook group? Ano, BHO Camp. Yun lang. So, invite everyone to read your works. Sige, pag gusto nyo po, basahin nyo po. Mm-hmm. Ano, sa Wattpad lang siya, BHO Camp. Yan. Ayun. Kung gusto nyo lang. Bale, ano, sa lahat ng mga mahilig sa actions, yun, maasahan nyo talaga si Gab. Thank si you Gab, po. Promise. Oh, kasi, sino pa, marami pa bang action ngayon? Bihira po tayo. Bihira, oh. Mm-hmm. Bihira talaga yung nag-action na, ano, na novels. Konti lang lalo kami. Na kung babae. True. Kasi kung meron man yan, lalaki. Tapos ang bida nila, lalaki din. True. Kami, ano kami, babae, girl power. Oh, girl power, oh. Kasi ano eh, kumbaga parang common na masyado yung, ano, common na masyado yung lalaki yung savior, ganyan. Lalaki yung hero, ganun. Mm-hmm. Or kahit pa, hindi naman, kailangan laging babae yung, hindi naman totally babae lang yung nagliligtas. Mm. Pero ano mo yun, may equal. Say din. Oh, equal, ganun. Kumbaga, kung kaya ni lalaki, kaya din ni babae, ganun lang. Kumbaga, hindi pwedeng si lalaki lang lahat. Ganun, si babae, puro pabete. Minsan, yung lalaki pa yun na si save. Ganun, kasi alam mo yun, mas exciting kasi siya minsan. Alam mo yun, na parang hindi ka na, hindi lang siya hindi lang siya may pangapasigaw-sigaw. Hindi nga lang siya pabebe. Kumbaga, marunong din siyang... Pero may time na pabebe. So, pero ano, meron kaming collaboration ni Gab. So, kasama namin dyan si... Yes, Sochu. Yan, bago yan. Ipopost ko yan doon sa Maxine Lat ko na account. Yan, hindi pa muna namin sasabihin yung title. True. Hindi pa muna namin sasabihin yung title, pero nagsisama na siya sa letter D. Na sinusundan ang letter I. Hindi ko nasusundan yung pasunod. Yeah. Kasi ano, ano siya? Anong genre nun? Thriller. No, thriller. Saka isang book lang. One book lang siya, pero tatlo kaming na dun. Kasama ko siya at saka si Kuya Soju. Kung di nyo natatandaan si Kuya Soju yung horror writer na binanggit namin kanina. School trip. Mm-hmm. Wala mga katalo sa school trip. Yan. So, ayun. Sana abangan nyo kami dun sa aming collaboration. At yung collaboration ko na exquisite, ano na nangyayari? Tapos na ako. Tapos na yung pangalawa, yung pangatlo. And then ako na! Bali sa akin, ayun, with the help of Gab, matatapos ko rin yan. Yes po. Hopefully. Yeah, matagal-tagal na rin. Inshallah. Pero ano, yun, may help talaga ni Gab yung pagsusulat ko kay Asti. Aaminin naman namin yan. Ano po, binis ko siya, sabi nila doon sa mga comment, para daw ikaw yung character ni Asti. Sabi nila. Ibig sabihin yung character ni Asti pa, bebe.
Astigin daw. So, ayun guys. Sana nag-enjoy kayo sa Q&A and then makeup vlog with Miss Butterfly. Also known as Gabrielle Yana Concepcion. With Maxine Gigi. Char! Na, naging fresh dahil doon sa makeup ni Yana. Sana nag-enjoy kayo guys. And then kung meron kayong questions kay Yana sa akin or sa amin together, i-comment nyo na lang below and then sasagutin namin. Sana meron pa kaming next na vlog together. Wow. Yes. Yan. Abangan nyo yung mga collaboration namin. Basahin niyo yung collaboration namin na apat na exquisite. Basahin nyo from book number 1, story number 1, 2, 3, and then saka nyo maintindihan yung sa akin. Kasi maganda yon, magandang collaboration yun. And then abangan nyo yung collaboration namin with Kuya Soju. Actually, Soju na lang siya ngayon. Soju na. Soju na lang siya ngayon. Ayun. So, abangan nyo kung sino yung susunod na writer na makakasama ko sa vlog. Thank you so much. Bye-bye!